nabanggit niya ang pangalan ni Michael Young. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Congressman Pulong Duterte. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Attorney Manscarpio. Yes, he is the husband of then Mayor Sara Duterte. Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. So, missing na kagad yun. Ibig sabihin, mayroon nung nag-facilitate na dire-diretso lang, gate pass lang ang dala. Okay. Ibig sabihin, all clear. Aman mo yan totally, walang gate pass. Ninakaw sa loob ng mga magnaan, di pala magnanakaw, sa loob ng customs. Walang records po yun. Ako ngayon ay si PDL Jimmy Guban with prison number 8223P5046. Masama po pala manghuli ng illegal na droga sa loob ng Bureau of Customs. It was a good accomplishment. Your Honors, pagdating ho sa Blue Ribbon Committee, nagbago. The night before the Senate Blue Ribbon Committee, Your Honors, pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing, after the hearing, sinight kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama. May sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko, siguro ko may tutulong sa akin. Nagpakilalang, tiga Blue Ribbon to. That yung recantation niya nangyari noong 2023. And yes, Your Honor. The reason why you recanted is why? Because I want to tell truth already, Your Honor, at the RTC, that Colonel Lacerto is not really the importer of the Sitiabu. And not because that you have watched that we have created a Quadcom committee, that's the reason you recanted. No, Your Honor, I was in jail during that time. Kasi I don't want to make it seem that because of this Quad Committee that we created, nagkaroon po siya ng recantation. And I don't want that to be perceived by the people and by us that you have manifested that statement that you have mentioned a while ago because you have recanted a year ago. Yes, wala, di ko pa po alam yung committee, Your Honor. Talagang totoo lang yung sinabi ko doon sa korte. Kasi Mr. Jimmy Guban, syempre natatakot din ang members ng committee na ito because you have recanted, no? Kumbaga, binago mo yung statement mo eh. And how can we be assured that you will not be changing your statement again? Diba? Kaya, syempre, kanina medyo nagulantang ako dahil ang dami mo rin nabanggit ng mga pangalan. Nabanggit mo sila Peña, si Tess Manggawon, Benit Abtiborda, Paul Gutierrez, Konsehal Abelara, si Pulong, si Michael Young, si Hans, si Mans. So I was trying to jot it down eh. And napuno na itong aking sinusulatan and I'm really confused, no? But of course, this is the statement that you have taken your oath. Yes, Your Honor. Narinig ko yung pangalan ni Paul Gutierrez. Nung, yes, Your Honor. Nung binabanggit mo na pumasok siya doon sa custody center ng Senado. Apo. So, sino kasama niya doon? Yung babaeng empleyada ng Blue Ribbon Committee. Nakita ko rin yung ID niya, Senate. Then nagpakilala siya as staff ng Blue Ribbon. Kaya nga binuksan ko yung pinto. Then pagpasok niya, pumasok din si Paul Gutierrez. Nagpakilala siya. Then doon ako nilambas lahat ng mga salita niya. Tanda mo yung staff ng Senado? Your Honor, sana tanda ko sa muka. Pero alam ko may CCTV po doon sa baba dahil parking lang yun eh. Covered yun ng CCTV. Sinabi niya na, Jimmy, magmura pa nga eh. Kung yun gagawin mo, babanggitin mo mga pangalan nito. Alam mo naman kung sino yan. Mga magkakaibigan yan, Malacañang yan, press. Doon ko nalaman
na si Michael Yang ay officer pala ng National Press Club. Ibig sabihin, matagal na sila magkakilala, magkaibigan, pati si Pulong at si Mans. Doon niya ako tinitreating ng todo na never, never to mention those names. Isa lamang natin linawin na ito pong 20, ito pong kinasasangkutan ni Mr. Guban ay tungkol dun sa importation ng magnetic lifter noong, yes, Your Honor. Noong 2018. Yes, Your Honor. At yung 2018 na yon, yan yung nagkaroon ng investigasyon ang parehas, ang House of Representatives at ang Senado. Tama ba? Yes, Your Honor. Okay. To be fair to everyone, who's that first family you're referring to? That is Your Honor, the yung anak, si Man sa kasi Pulong, through Michael Yang. Dahil si Michael Yang, madaldal yan. You mentioned about a certain politician na pinilit kang i-link, but you refuse to link him or her. Yung mortal enemy ng Duterte. Sino po? Ex-senator. Sino? Please, pag-iano lang po. Si ex-senator Trillanes. Itong si Small, nabanggit niya ang pangalan ni Michael Yang. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Congressman Pulong Duterte. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Attorney Manz Carpio. Yes, Your Honor. Okay. Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Attorney Manz Carpio? He is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa? Yes, Your Honor. Ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Honor. Mr. Guban? Oo. Matindi itong ina-accuse mo sa mga malalaking tao. Naunawaan mo ba ako? Opo, Your Honor. Sila ang parang impluensya. Hindi naman sila naglalakad, kung sila ang nag-impluensya, kung sino ang dapat kausapin, sila magsasabi. So, ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro sa testimony ni Small na ang may-ari ng shipment ay yung tatlong nabagit mong pangalan. Sinasabi niya, Your Honor, na kanya yun dahil nagbibigay ng pera. Paano ka nakakasiguro na sinasabi niya totoo? Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yun? Ano yun? Nagre-remit siya ng pera. Nagre-remit siya ng pera kanino? Kay Pulong at Mans. Your Honor, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman siya po. Nakita mo? Ako po, Your Honor, ang isa sa mga printing officer. So nakita mo yung shabu? Yes, Your Honor. Together okay. With Pidea. Ilang tuniladang shabu ang nakita? 355 kilos, Your Honor. 55 kilos? 355. Si Michael Yang ba ay involved sa smuggling o importation ng droga? Your Honor, if I may, siguro pagkatapos nito at sa susunod, si Michael Yang is a big time importer ng droga. Sino to si Councilor Abilera sa iyong pagkakaalam? Your Honor, isang konsyal sa Davao City na ever since Vice Mayor si Pulong Duterte ay katiwala na yan. Paano ito pinalulusot sa Bureau of Customs? At ito ba ay talagang dumadaan sa Bureau of Customs? Thank you, Your Honor. Dumadaan po yan. Yung iba ho, katulad po ng missing container, sa Hyok, may records po kayo niyan eh. Naalala ko yan. Lumalabas ho yan, gate pass lang. Sino ang tumatawag sa dadaanan at saka sa head of office? So lumalabas yung gate pass lang, walang examination, walang bayad na duties, intact case, isa po yun. So ang ibig sabihin, yung mga container na yan, darating sa atin, ay, lumulusot yan, palabas ng customs, gate pass lang ang ano? Gate pass lang po yung hawak. So hindi na kailangan, wala bang inspection yan? X-ray? Dapat po may inspection, may x-ray, pero lumalabas yan, kaya nga marami at... Kung hindi pa ako nagkakamali, video bumabalik sa memory card ko. Around 700. Ang Port of Manila pa lang. 700 ano? Containers, Your Honor, ang nawawala during my time, during our time. 700 containers ang nawawala. Sa Port of Manila pa lang. More or less, Your Honor, hindi ko inaano na eksakto. Meaning? At pinapahanap yan ni Commissioner. Paki-clarify mo lang, Jimmy, no? Nawawala siya, dumadating siya rito, may record kayo sa customs, pero nakakalabas siya. Na hindi nyo alam. Yes, Your Honor. Barko, may shipping line, ibinaba ng barko, nandoon doon ang records. Kaya nalalaman namin eh. Malalaman mo na lang yan, hindi alam ng ibang opisyal, bukol sila, nakalabas na.
Makikita mo yan ngayon sa computer, lalabas, bakit wala na to? So, missing na kaagad yun. Ibig sabihin, mayroon na nag-facilitate na dire-diretso lang, gate pass lang ang dala. Okay. Ibig sabihin, all clear. Ngayon, mayroon naman pong swing na totally walang record. Your Honor, kung maalala niyo po, yung aming kargaminto, yung magnetic lifter na hinuli, that is already more than 1 month sa Manila International Container Port. Naman mo yan, totally walang gate pass. Minakaw sa loob ng mga magnani, palang magnanakaw sa loob ng customs. Walang records po yun. Oh. Nalalabas. Sige. So, ang ibig sabihin, yung swing na binabanggit mo, yan ang scheme kung paano pinalulusot. Yung mga opisinang dadaanan ng container para ito ay makalabas, may bayad po yan. Oh, may bayad na yun. Okay. Walang papel yun. Dari, may lalabas mamaya. Container number lang. So, mawawalan na yung records, makaka-exit. Yun yung tinatawag na swing.